Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today's video guys, gagawa tayo or magbibake tayo ng banana bread. As you can see, yung banana ko, it's really ripe or hinog na hinog talaga guys. Kailangan natin ng ripe ang banana para kunti na lang yung sugar na gagamitin natin. Ang sugar na gagamitin ko dito guys, brown at saka white. Kailangan natin imamas natin yung banana to like a 1 1/2 cup siya. Kailangan natin. So approximately yung banana mo kung ano naman, ito malalaki siya. I think it was like 5 but the one is really ripe. I didn't use it. So it's just like 4 pieces of banana should be enough as long as ripe. Okay guys, imamasa na natin yung banana natin. So ito, 4 na banana, large size. So makalikom tayo nito, or makalikom talaga. So, makagawa tayo nito ng 1 1/2 cup. So guys, hindi na kailangan dito ng mixer. So fork or tinidor lang ang kailangan natin, maimas yung banana. Okay na siya. So after natin mamash yung banana natin, kailangan natin dito ang butter na 1/3 cup melted butter. So unsalted siya guys. Kung pwede naman kayo gagamit ng salted butter, but then you don't need to add salt anymore, okay? Remember, if you use the unsalted, you can use a pinch of salt. But if you use salted butter, you cannot, or it's up to you kung gusto nyo na mag-add ng salt, even if you're using the salted butter. It must be really salted, guys. So, I preferred unsalted one. So, okay guys, ito malapit na na-mix na natin lahat. So kailangan lang natin dito 1 cup of sugar. So in that case for me guys, I add 1/2 brown sugar. Ni-strain ko siya, and then 1/3 of white sugar kasi ayoko nang matamis. Gusto ko lang yung malasahan yung sugar na yun. Kasi may siya, matamis na yung banana. Sa inyo siguro, perfect na yung isang cup na sugar. 1 1/2 and 1/2 brown and white. So, ayan guys. Ang purpose ko ng pag-straining, sinasala ko yung sugar. Kasi yung brown sugar, mayroong mga mamumuo. So, kailangan, para ni-strain ko siya or sinasala ko siya parang madali ang matunaw ang sugar sa mix natin na sa banana. See. So ayan guys, halo lang siya, halo ng halo. Mix ng mix lang. Hanggang sa makuha na natin lahat ng yung sugar. So, yung hindi na nalulusot dun sa salaan. So, inaano ko na. Discharge ko na siya. So, ayan. That should be enough. And then, guys, nag-a-add ako dito ng 1 large eggs. Ayan, mix ko lang siya. Kailangan yung mix mo siguraduhin natin na mix yung sugar na yon. Mix combination of our everything. Charot. Na combine na lahat. Ayan, add lang natin. So, add tayo ng a pinch of salt. Okay guys, nakikita nyo, gumamit ako ng 2 klaseng flour. All for force white, 1 cup.
And then the brown white flour is 1/2. Gusto ko ma iba yung ano, perfect ma perfect yung paggawa ng ano ko banana. It's my version, guys. So ayan, at saka sinasala ko siya, sinistrained ko siya para ayun, ang purpose ko din yun na mabilis ang pag halo at saka walang mamumuo. Ayun, at saka meticuloso ang tawag noon. Meticuloso ako sa pagano, sa pagluluto. Kailangan kung walang mabubuo na mga flour dyan. So, ayan guys. Sweet. Oh, buo siya guys. Buo yung binili ko. Oh, kailangan kong i-ano para. Han, I need this to chop. Tik nga ang. Cheers, man. Okay, hurts. Ito na. Noon lang, guys. Ayan na, guys. Noon lang, guys. Ang bilis lang kayo ng banana bread. Hi, my cousin. Bilis lang. Ayan, oh. Ayan na. Tapos. Guys, itatransfer na natin sa loaf pan. Kailangan natin ng loaf pan, guys. Kasi kung gagamit kayo ng 8 inches na baking pan, ma-flatten yung banana nyo. Hindi kagaya ng ganyang loaf pan, ma-ano talaga, perfect yung sa pang banana. Yan na, guys. At saka i-bake natin sa 350 to 47 to 50 minutes. So 350 Fahrenheit and cooking for 47 to 50. Ayan. Yes, after like 50 minutes. Kung hindi pa luto, guys, pwede niyo i-insert ng toothpick. Pag-insert niyo ng toothpick na wala nang ano, dry na yung toothpick pag ano nyo, paglabas or pag testing nyo. It means luto na siya. Ayan. Niluluto ko siya sa 50 minutes. Ayan na, guys. Luto na. Kailangan natin, ano yun muna, palamigin natin ng, para ma-transfer natin doon sa plate. Ayan. Ganyan ako, transfer natin ng ganyan. Charot. Ang bilis, diba? Ayan guys, so linis na linis yung ano natin pan. Balik ta rin. Ayan. Medyo mainit pa guys. Kailangan kong i-wait ng mga ilang minutes to cool down bago natin siya i-slice. Ayan. Ito na guys, our finished product, our banana bread with chocolate chips and pecan. I hope you all enjoy watching and learn something to make a banana bread. A simple recipe and healthy. Thank you for watching and God bless. Bye-bye. Anyway guys, sa gustong kumuha ng recipe, you are all welcome and thank you so much. God bless. Bye-bye.